Samantala, sa mga evacuation center, nagpalipas ang magdamag at daan-daang residente ng Quezon City na lumikas kahapon. Nasusunod naman ang mga health and safety protocols at may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Sa Magdamag ay mahinang pag-ulan lamang yung naranasan dito sa Quezon City. Pero ngayong umaga ay tumila na yan. At sa mga evacuation center nga nagpalipas sa Magdamag, ang mga residente na inilikas kahapon, ito yung mga residente na nakatira hindi lamang sa tabing ilog, maging doon sa mabababang lugar. Sa Diosdado mga pag-elementary school lumikas, ang halos 350 pamilya ng barangay Tatalon. Sa bawat classroom tulad nito ay naglagay ng 4 na modular tent sa lokal na pamahalaan. Ang bawat tent naman ay naka-assign sa isang pamilya. Si Maricel kasamang lumikas ang dalawa niyang anak at 3 pamangkin. Mas mahirap po kasi may pandemic. Sa lugar naman ni Aling Dora, konting ulan lang daw ay tumataas na ang tubig. Nung nag-announce po na kailangan po kaming lumikas dahil sa itong typhoon na to, hindi po ako nagdalawang isip na ilikas kasi yung mga anak ko po, sinisip ko lang po. Preemptive evacuation ang sinagawa ng lokal na pamahalaan kahapon, lalo't 8 lugar sa barangay ang madaling bahain. Kahit po sa panahon ng kalamidad, iniimplementa pa rin na mahigpit ang ating magkakaroon ng social distancing at saka ang pagsuot ng face mask at face shield kung maaari. Sa Barangay Rojas District, mahigit 100 pamilya ang lumikas mula sa 4 na mabababang lugar. Isa sa kanila si Loribel, nakabuwanan pa man din. Mahirap po kasi yun nga, limitado sa labas, tapos delikado nga, di ba, maglalabas. Tapos ganito pang may bagyo, mahirap po talaga magbuntis sa ganitong panahon ng pandemya. Mahigpit na pinapatupad ng mga taga-barangay ang health and safety protocols. Yung mga tents po natin, usually po magkakasama dyan, sila din pong magkakapamilya. At hindi rin po natin sila pinapayagan lumabas kung di naman din po kailangan. Samantala, Igan, dito sa Barangay Tatalon ay nakapamahagi na ng initial relief goods ang lokal na pamahalaan maging doon sa iba pang evacuation center dito sa lungsod. Ayon sa mga nakausap natin ng mga taga-barangay, hindi basta-basta papayagan yung mga residente na makauwi sa kanilang mga bahay nang wala pang abiso mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino.